Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin ang tungkol sa knock sensor. Ano ba ang trabaho ng knock sensor sa ating sasakyan? Yan ang topic natin ngayon mga kapiston. Ang knock sensor mga kapiston, kadalasan mo yan makikita sa engine block. Yan ang location ng knock sensor. Ang trabaho ng knock sensor sa makina, siya ang nagsisense o nagde-detect ng vibration at ingay sa loob ng makina. Kapag na-detect ng knock sensor na may maingay sa loob ng makina, nagbabato siya ng signal papuntang computer box. Si computer box naman magbabato ng signal sa cluster para pailawin yung engine light on para malaman ng driver na may problema sa loob ng makina. Merong maingay sa loob ng makina. Ang knock sensor, nade-detect din yan ang pre-ignition tsaka yung abnormal combustion o yung hindi maayos na pagkasunog ng air fuel mixture. Ano yung pre-ignition na tinatawag? Ang pre-ignition, ito yung pagsabog ng air fuel mixture kahit hindi pa nag-i-ignite ng spark plug. Kapag ganun ang nangyayari sa makina mo, mga kapiston, maraming init ang napuro-produce sa loob ng combustion chamber. Ang mangyayari, mga kapiston, yung init na yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng knock sound sa loob ng makina o ingay sa loob ng makina. Kaya mapapansin mo, mga kapiston, yung mga sasakyan na mayroong turbo. Ang turbo, nagdadagdag yan ng hangin sa loob ng makina. Habang nagdadagdag yan ng hangin sa loob ng makina, umiinit yung hangin na yun. Kasi yun ay ayon sa gas law. Kung merong Ohm's law, Kirchhoff law, meron ding gas law. Sa gas law mga kapiston, kapag nagdadagdag ka ng hangin, umiinit ang hangin. Kaya sa mga sasakyan na merong turbo, merong tinatawag na intercooler. Pinapalamig yung hangin na galing sa turbo para maiwasan yung knocking sound sa loob ng makina. Kasi kung sobrang init ng hangin na yun, yun ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng knocking sound sa loob ng makina o ingay sa loob ng makina. Ulitin ko mga kapiston, ang pre-ignition na tinatawag ay hindi maganda sa loob ng makina. Yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng knocking sound o ingay sa loob ng makina. Ang pre-ignition, kapag ang air fuel mixture ay sumabog kahit hindi pa nag-i-ignite ang spark plug, yan ang pre-ignition. Paano nagkakaroon ng pre-ignition sa loob ng combustion chamber o ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pre-ignition? Dahil yun mga kapiston sa sirang spark plug, maraming carbon deposit sa loob ng combustion chamber. Isa yun sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng pre-ignition. Kaya iniiwasan natin ang pre-ignition para maganda ang pagsunog ng air fuel mixture. O yun ang trabaho ng knock sensor. Nagde-detect siya ng ingay, vibration, pre-ignition, abnormal na combustion o abnormal na pagsunog ng air fuel mixture sa loob ng combustion chamber. Yun ang ginagampanan na trabaho ng knock sensor at binabato niya yun sa computer box kapag na-detect niya yung mga ganong problema. Si computer box naman, papailawin niya ang engine light on sa cluster para malaman ng driver na may problema sa loob ng makina. So yun lang mga kapiston at sana may natutunan ka sa knock sensor sa topic natin sa araw na ito. At kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.